Hello everyone, welcome back to my channel. Cheryl here again. And our videos for today is very special. Ayan, request to ng, she's my friend, classmate, kababata, and sister in faith. Yan. One time, minessage niya ako sa messenger, sabi niya sa akin, sis, napanood ko yung vlog mo. Ako mo tong content na to. Yung journey mo kung paano ka nakapag-abroad. And then, oh, natuwa ako kasi syempre, alam mo yun na pinanood, na pinapanood pala nila yung video ko. So, nakatutuwa naman ako as a new vlogger na syempre, hindi mo in-expect na papansin nila yung video mo. Sino ka naman ba, di ba? Pero, thank you po sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa akin. Lalong-lalo na ngayon, thank you po sa mga subscriber ko. I got to 1,000 subscriber now. Thank you so much po sa lahat-lahat. Especially po kay Team Popoy, yan. Hey, you Bagnes and Ate Janice, yan, thank you. And to Nathan Climaco, yan po. Thank you so much po sa inyong lahat. Sila po yung tumulong sa akin pa. Salamat po ng maraming maraming. And by the way guys, eto, yan na nga tayo. I-continue ko na. So, this video is special request ng aking kaibigan. So, Sheena, this is for you and not only for her po. Gusto ko pong magbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga taong nangangarap na ang pangarap, na simpleng pangarap, is pwedeng matupad, walang imposible. Lalo na sa mga kabataan, yan. Ituloy nyo lang ang pangarap nyo. Kung kaya nyong taasan, taasan nyo hanggat maaari. Kasi walang imposible. At naniniwala talaga ako na yung mind natin is so powerful. Kasi kapag inisip mo na gusto kong mangyari ito, tapos kinagawan mo ng paraan kung paano mangyayari. And syempre, humihingi ka ng tulong sa Ama. Yan, panalangin. Yun ang napaka-importante. Walang imposible na matupad yung mga pangarap mo. Kahit piling mo sa ngayon, hindi mo kaya, huwag mong expect na, na kapag hiniling mo sa taas na agad-agad makukuha mo. Siyempre, minsan, hindi isang buwan, isang taon, minsan buong bilang talaga ng mahabang maraming taon. Pero nangyayari, walang imposible. Kagaya ng nangyari sa akin, isa lang po akong simpleng probinsyana. Isang simpleng probinsyana mula sa bayan ng Bacoor, Oriental Mindoro. And ayan po, sisimulan ko na yung kwento ko kung paano ako nagsimulang tuparin ang mga pangarap ko. Panoorin na to. Ayan, pagkatapos kong graduate ng high school ng year 2002, yung tiyahin ko, nasa Laguna sila, doon sila nagtatrabaho. So, sumama ako sa kanila, doon ako nagbaka sakali, nahumanap ng bagong opportunity kasi wala na akong kakayahang pag-arali ng tatay ko. So, parang feeling ko, sige, subukan ko para naman may mangyari sa akin. Pero dati pa kahit nag-aaral pa lang ako sa isip ko, gusto kong mag-abroad. Isa yun sa mga pangarap ko na hindi ko alam kung paano matutupad, pero itinatak ko sa utak ko, gusto kong mag-abroad. And dahil laki sa hirap, alam mo yung laki sa hirap na iisipin mo na gusto kong mabago yung buhay ko. Ayun. And then, I'm so wish, yung emotional ako, iyakin yung lola mo, sorry. Ayan. And pagkatapos ko, nung pagkatapos ko mag-aral ng pagka-graduate ng high school, nakipagsapalanan na rin ako. Nung unang dating ko dun sa Binyan, tumulong muna ako sa tiyahin ko kasi hindi pa ako marunong magbiyahe, hindi pa ako marunong kasi syempre yung galing kang probinsyanang parang wala kang alam talaga sa city pa. So tumulong ako sa tiyahin ko, nagtatahip kami ng pinipig. Yung minsan merong pang-araw tsaka pang-gabi, naranasan ko yun. And minsan naman pagkatas ng pang-gabi, maglalabada pa kami. Yan, naranasan namin yan. Para lang magkaroon kami na makaipon. And sunod kong naging trabaho, yung nagtry akong mamasukan dun sa palengke, yung mga natitinda ng damit.
nagtitinda ng sapatos, tinry ko yan. Pero, siyempre, kapag may pangarap, kapag gusto mo pang ng ibahin, di ba? Yung pinsan ko na nagtatrabaho sa isang company, sa Hitachi, sinabi niya, insan, hiring sa amin, subukan mo pumunta ka ng gantong araw. So, sinubukan ko. So, hindi pa ako masyadong sanay magbiyahe sa Laguna. So, try ko pa rin. Yung alam mo yung pamasahin mo, sakto lang na kapag nahulugan ka ng isang sente mo, magkukulang na yung pamasahin mo. So, talagang pamasahin lang. Tapos, pagdating mo pa sa loob ng Technopark, this is malaki kasi siyang ano, puro mga electronics or mga companies dun. So, paglalakarin mo na lang sa orang dayo, minsan wala ka pang baong pagkain, gutom, uhaw, ang haba ng pila, pero kailangan mong tiyagain. So, yung pagkakataon na yun, sinuwerte naman ako. I'm only 17 on that time. Mag-18 na ako. So, sinubukan kong makipila, nag-exam ako. Halos buong araw yun. No? Nakapila ka buong araw sa initan. Tapos, finally, napili ako, nakapag-exam ako, and yun, sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa exam nila and interview and ayun, doon na nagsimula na magtrabaho ako sa isang malaking kumpanya, Hitachi. And nagsimula ako noong 2002, nagsimula ako 2003 na. 2003 ako na-hire sa company to. And tumagal ako hanggang 2010. Yan, ganun katagal. So, ayan, i-share ko na sa inyo yung mga i-share ko yung mga pictures na ano. Wala akong masyadong pictures na save or na-keep. Parang wala akong masyadong naipon kasi nung time na yun, Friendster pa. So, dun ako nag-upload nung time na yun. So, syempre, nawala na yung Friendster. Nawala na rin yung ibang mga pictures. So, kukunti na lang yung naipon ko. Kaya, eto lang. So, ayan, ganito kami sa production. Ayan, eto, pasikreto pa to kasi bawal talaga. Bawal mag-picture kasi, ano, pag nahuli ka, papagalitan ka, ganun. Eto naman is break time niya sa locker kapag nag-ano kami. So, picture, selfie, yan, ganun. Sa locker, yan. Ayan. Hello po sa lahat ng mga nakatrabaho ko sa Hitachi. Ayan, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Ayan, but special mention ko, yung ibang picture to, nang galing to sa one of my best friend, yung Janeline Cabigan. Ayan, and Ate Shea. Ayan, they are my best friend. Ayan, Ate Shea Kapuli. Okay? And, eto naman, eto naman pictures na to kapag meron kaming outing. Ayan, night swimming. Mahilig kaming mag-night swimming, lalo na pag wala kaming pasok ng ganito. So, yun. Nag-night swimming kami. And then, eto naman kapag may mga company outing. Ayan, company outing. Kasi, yearly kasi merong mga ganyan events ang company na ginibigay. Ayan. Sobrang nag-enjoy ako. Tumagal ako. Ayan, nag-enjoy ako na mag-work kasi alam mo kapag nasa Pilipinas ka, basta may permanenteng trabaho ka, okay na, di ba? So, as long na sumasahod ka ng ganito, buwan-buwan, at may dadating sa'yo, sobrang okay talaga. Ayan. Pero alam mo yung tipong mangarap ka pa ng parang feeling ko, kasi nakatatak sa utak ko ever since pa na nag-aaral pa ako or bata pa ako nang gusto ko mag-abroad. So, yun. Nung nagtatrabaho ako, nag-ipon ako paunti-unti hanggang sa sinubukan ko mag-apply papunta sa abroad. Nag-try ako ng for Japan kasi yung pinsan ko. Pero hanggang sa naloko ko na eh. So, walang nangyari. Nag-try ako for Taiwan. Nag-try ako pero palagi akong feeling ko lagi akong rejected. How many times? Sobrang dami. Alam mo yung tipong feeling ko ang may problema yung educational background ko. Kasi high school grad lang ako. Parang every time na mag-apply ako yung resume ko, parang yun lang yung nakalagay, high school grad. Parang feeling ko dun ako nahirapan. And sa dami kong beses na nag-failed ako, na-reject ako, nagpahinga ako ng ilang, like a year. Pag-a-apply para lang
Pero hindi ko inatanak sa utak ko na magpapahinga ako na ayoko na, ititigil, hindi ganun. Magpapahinga lang ako. One time, parang naisip ko gusto kong mag-aral para at least ma-upgrade ko naman yung high school grad ko. So, nagkaroon ako ng, one time may nagbibigay ng pamphlet about caregiving. And parang unang time na yun kapag nag-aral ka ng caregiver, yes, madaling makapasok, makapunta ng Canada. Yun ang nasa utak ng marami at nasa utak ko din, parang ganun. So, nagandahan ako sa offer nila kasi modular. Every time na papasok ako yung, halimbawa, night shift ako 2 weeks sa work ko. So, every night shift, papasok ako ng klase. Kasi yung night shift, magtatrabaho ako pagkatapos diretso ako sa klase, yung ganun. At tapos yung day shift, so day shift ako sa work, so stop muna ako sa school. So, nag-work naman yung ganung paraan hanggang sa dapat 6 months lang siya. Pero, umabot siya ng isang taon kasi modular lang siya, kaya medyo mahaba. Pero, tinaga ako hanggang sa finally natapos ko. Alam mo yung tipo ng sa pagod mo, yung tipong 3 to 4 hours lang yung tulog mo every 2 weeks. Eh, sobrang nakakapagod. Pero, iisipin mo, gusto ko to, pangarap ko to. Isa ito sa mga katulong na matupad ang mga pangarap ko. Sobrang pagod, puyat ang kalaban. Yung minsan yung 10 minutes break mo sa production, talagang iidlip mo eh. Kasi yun na lang yung pahinga mo. Yung kahit nagugutom ka, kahit gusto mong kumain, pero antok na antok ka. Mas ipiliin mo matulog kasi hindi na kaya, as in babagsak ka para lang makasurvive ka ng buong gabi yung tatrabaho. So, umabot siya ng isang taon ng gano'n na sa isip mo lang, kahit makapasa ka na lang, hindi mo na hinangad na makakuha ka ng mataas na grade. Ang mahalaga, makapasa ka. Yan ang importante. And finally, yun. Nakuha ko naman, napasa ko, and nagkaroon ako ng certificate as a caregiver. I-share ko naman itong mga pictures na ito sa inyo. Ayan, ito yung mga nakasam ko sa mga classmate ko. Ayan. Ayan, hello po, Sir Randy and Sir Mon. Namiss ko na po kayo. Kumusta kayo? Ayan, eto. Ayan, sila. Hindi ko na kayo imi-mention lahat, no? Nandito naman kayo sa pictures. And eto yung mga pictures na assessment namin, yung kumbaga final na namin. Kailangan ipasa namin ang araw na to kasi sobrang mahalaga dito nakasalalay yung aming license as a caregiver. Ayan, and picture taking with yung assessor namin, si Sir Randy. And sorry, nalimutan ko na yung pangalan ng assessor namin. So, ayan, finally, so lahat masaya kasi tapos na. And ayun, naipasa namin ang lahat ng kailangan namin ipasa. Napasa namin yung exam namin kasi actual yun eh. Actual exam namin. So, nakakatuwa na alam mo yun na pinaghirapan mo ng buong taon. And yan, natapos namin and napasa namin yung aming license as a caregiver. And pagkatapos pa niyan, hindi pa yun natatapos. So, kailangan namin mag-practicum. Nag-practicum kami sa yung mga bahay ampunan ng matatanda. Ayan. Hello, Mommy Eds. Thank you. And si Mommy Eds, kasi nung time na yun, bawal kaming lumabas. In 1 week, I think, kailangan namin mag-stay doon para lang tapusin yung practicum namin. So, may problema ko kasi yung work ko, tapos yung practicum hour ko. So, tinulungan ako ni Mommy Eds para kinausap niya yung home care. So, pinagbigyan nila ako. Ayan. Thank you, Mommy Eds. Ayan. And so, doon, masarap tumulong. Alam mo yung pakiramdam na mag-alaga ka ng matatanda. Mahirap na masarap. Kasi parang na-imagine mo pagtanda mo, ganito pala ako, ganito pala yun. And meron din kaming practicum para sa mga bata. So, sa Cavite kami na-assign. And naalala ko noong night time ako, diretso ako. Panggabi ako ng work ko, diretso ako sa practicum ko. And alam mo yung tipong yung lugar na yung first time kong pupuntahan, and halos parang
antok na antok ako yung nauntog na ako sa bus. Parang ganun. Untog na ako. Pagising ko, ang laki ng buhol ko dito. So, parang hindi ko alam kung paano siya itatago ng buhok. Kasi bababa na pala ako. Malapit na ako. Buti na dun talaga ako umupo sa ano ng driver. Kasi antok na ako. Pero siguro nakikita niya ako pag ano ako sa bintana. Boom! Sobrang lakas. As in, sobrang laki ng buhol ko dito. As in, hindi mo matatago kasi malaki talaga. So, habang naglalakad ako, pagbaba ko ng bus, naglalakad ako papunta dun sa pinaka-home care, sabi ko, oh, sana maghilom ka na, maghilom ka na. Pero sobrang laki talaga. Alam mo yung antok ka na. Pagkagaling ng trabaho mong gabi, tapos didiretso ka doon. So, talagang sacrifice. Kung may pangarap ka, gawin mo lahat. Siyempre, kailangan panalangin sa taas kasi hindi mo magagawa ng sa sarili mo lang. Laging tangaka. Ayun. And finally, natapos ko yung practicum ko para sa mga bata at sa matatanda. And nakuha namin ang certificate sa caregiver. And noon, nung nakuha ko na yon, doon na ako nag-decide na mag-apply ulit. Nag-apply ulit ako for Taiwan. And this is the company, and this is the agency na second time ko mag-apply. And the same company din na nung tinry ko, sobrang laking tulong. Doon nakapasa na ako finally sa daming beses ko ng rejection, finally nakapasa ako papuntang Taiwan. And this is pangalawang beses ko na nga siya. Noong nag-apply ako ng una, rejected, failed ako sa exam, interviews for the second time. Nung na-upgrade ko na yung resume ko as a may vocational course na ako as a caregiver. So, feeling ko malaking tulong kasi nakapasa na ako eh. Doon na yung nagsimula yung journey ko papuntang abroad. And finally, everything is set na lahat. Na-hire na ako, interview. Ang problema ko, wala akong pera. So, malapit na yung flight ko. Meron ako, day ng flight, wala pa akong pera. Hindi ko alam kung saan akong kukuha. Buti na lang kasi ako kasi first Taiwan ko. So, wala akong alam sa mga lending company kung paano. So, buti na lang yung company, kung malapit niya nga yung flight mo, so, sinadjust nila, eto kasi parang sisters sila. Parang eto yung inirecommend ka nila, dun kayo hiram ng pera. So, saka mo na lang siya babayaran kapag nandun ka na sa Taiwan habang nagtatrabaho ka. So, the good thing, yun, nakakuha ko ng pera sa kanila. Yung time na yun, parang feeling ko mas mura pa yung sinuwerte pa ako sa agency na to kasi mababa pa yung bigay nila, parang 60,000 pesos yung lagay. Kasi usually umaabot ng 100,000 papuntang Taiwan. So feeling ko maliit na yun. So ayun, nagsimula na yung Taiwan journey ko. Finally, yung pinakahihintay ko dumating na, yung araw na pag-alis ko. So everything is set up na, lahat yung pera na kailangan na ako sa lending company, and yung flight na lang talaga hinihintay. So before ng flight, nagkaroon pa ako ng chance na umuwi sa probinsya namin sa Oriental Mindoro. And na surprise yung papa ko kasi hindi ako umuwi ng walang okasyon. Parang naanod sila na bakit ako umuwi ng biglaan, anong meron. So sinabi ko na sa kanila na aalis ako, mag-a-abroad na ako. And yung tatay ko naman tahimik lang, wala naman siyang violent reaction. Basta kasi kung suporta lang siya. Kung kaya mo, parang tiwala lang siya sa kung anong decision ko. Kung kaya mo, sige, go ahead. Parang ganun lang. And then, ayun, pinag-ready ko na sila. Nauna na akong bumalik sa Laguna pagkatapos ng araw na nagpaalam ako sa kanila. And pinasunod ko na lang sila kasi kailangan ko pang tapusin yung mga gamit ko, i-ready ko lahat. Kasi na nga yung flight ko. And then, yun, finally, inihatid nila ako sa airport, and this is the best and exciting moment. Alam mo yung, ang hirap ng pakiramdam na aalis ka, na kapag first time mo pala talaga, tapos yung excited ka na syempre hindi mo alam kung anong mangyayari, kung anong magiging kinabukasan mo, kung anong magiging sitwasyon mo sa pupuntahan mo yun. So, nandun yung exciting, and syempre natatakot ka rin. And yung pakaramdam na iiwanan mo sila, tapos
maiiyak ka talaga kasi parang ayaw mo na lang lingonin sila para hindi mo sila makitang umiiyak din. Yun. Napakasaya at the same time, syempre malungkot ka rin kasi iwanan mo. Pero sa kabila ng lahat, sa tagal, ito yung finally na pangarap mo ko ay matutupad na. Masarap na pakiramdam. And, yan, nung dumating kami sa Taiwan, parang syempre, baguhan ka, first timer ka, hindi mo sila naintindihan. And, ang time na dumating kami dun sa Taiwan, gabi, so kailangan namin mag-stay sa bodega. So, iba't ibang lahi. So, parang natulog lang kami sa sahig. Kasi, parang kinabukasan namin medical na eh. Parang sa isip ko nun, totoo ba itong napuntahan namin? O, parang, syempre, wala kang idea first time mo. Pero sabi naman ng mga ex-Taiwan na kasama namin, normal lang daw talaga yun. Nabobodega ka. Kasi nga, kumbaga, parang nasa Taipei ka or anong province na yun. Parang nasa city ka. Tapos, pupunta ka ng ibang province. So, malayo, eh, kinabukasan na yung medical. So, kailangan namin mag-stay sa bodega. And then, nakakalungkot kasi alam mo yung mumurahin lang yung maleta ko kasi wala na akong budget. Pagdating ko ng Taiwan, sira, pilay na yung maleta ko kasi diba parang sa airport parang tinatapon-tapon lang nila. E mumurahin lang yung maleta ko so pilay-pilay na yung maleta ko pag hila-hila ko sobrang bigat na talaga siya. Kaya sabi ko, oh my god, sana makarating to hanggang sa namin sa dorm kasi kung hindi, paano ko to bubuhatin ang bigat? Ayun, yun yung talaga hindi mo malilimutang experience. Okay naman, nakarating naman siya ng dorm. Ayan, i-share ko naman yung mga photos dito sa inyo. Ito na yung nasa Taiwan ako. So, itong first photo na ipapakita ko sa inyo, she's my friend, si Sheena. Siya yung nag-request ng video na to. Nakita kami dito, parang one decade na rin. Parang graduate namin 2002. Tapos parang anong year na rin. Parang one decade na rin before kami magkita. And dito pa kami nagkita sa Taiwan talaga. Ayan. Siya yung nag-request ng content na to. Ayan. Ito siya. And ito naman yung unang roommate ko. Mga roommate ko sa yung bagong salta namin, bagong dating namin sa. Ito yung mga kabatch ko, tapos yung roommate ko. Ayan, ito. Ito, she's one of my best friend kasi nung nag-a-apply, nakilala ko siya na nag-a-apply kami, tapos mag-text kami. Tagal ko na din siya, and then, magkikita na lang kami dalawa. Magkikita na lang kami sa sa Magallanes o sa train, parang ganun. Magkikita kami kung saan kami para magkasabay kami papuntang agency hanggang sa naging roommate pa kami. So, di ba ang saya? Yeah, she's one of my best friends sa Taiwan. And eto namang mga photos na to, medyo sa production to. Eto yung time na magpapaalam na ako sa kanila sa kumbaga parang natapos na yung nag-picture taking na kami kasi para pupunta na ako ng Canada. Yun, parang ganun. Ito, sa production. Ayan, masaya lang. Ito, engineer namin to, yung naka-blue. Ito naman, ayan, picture. Pero patago lang yan. Nandun kami sa walang camera para hindi kami makita kasi bawal. Ito naman, nag-ano ko dito. Yung ganyan ang mga picture namin sa production. And ito, nagma-microscope ako dito. Ito, yan. Parang patago-tago lang pag wala yung aming line dieter or walang yung matataas. Ayan. Ito sa machine yan, mga ino-operate namin. Ito naman, nung break time sa canteen namin. So, parang ito, nung time na to, yung birthday ko, ayan. Simple lang kasi maliit lang ang canteen dito, yung parang wala, magdadala ka ng sarili mong pagkain. Meron silang pero parang sa daytime lang kasi night shift kasi kami for how many years eh. Buong kontrata namin, night shift talaga kami. And then, ayan, eto. Parang na lang din, paala ay, parang syempre, eto, yan, picture ng mga kaprod. Eto yung uniform namin sa labas, yung mga yan. Ayan, diba? Pag break time namin, ganyan kami.
And then, ito si QC, ito yung sobrang bait na Chekwa. Mahilig siyang, gusto niyang makipagkaibigan sa mga Pilipino and gusto niyang matutong mag-Tagalog. Kaya natuto rin kami, tinuturuan din niya kami mag-Chinese. Ayan, sobrang bait nito. Ito isang engineer din namin to. Ito si Coco, line leader namin. Ito, QC din namin. Ayan, QC. Ito, line leader din namin. Ito, engineer namin. And ito, kaprod namin. And ito si Ate Marian, kasama ko siya. Pakasabay siya yung kasama kong mag-apply papuntang Canada. Nakakatuwa, every time na mag-a-apply kami ng papunta, aalis kami ng dorm, hindi kami nagsasabi sa mga ka-roommate namin. Kasi syempre, pasekreto yung pag-a-apply papuntang Canada kasi bawal, baka may magsumbong. So, i-report kami sa broker namin. Eh, yung passport namin nasa broker namin, bawal yun. So, pasekreto lang talaga kami. Kunyari, mamamasyal kami, ganun lang. And ito naman, magbabiking kami. Yung pag-off na kami sa work, parang ano, so mag-relax-relax kami, magbabiking kami. And ito, habang nagbabike kami, nakita namin yung mga cute na mga kids. O, oh, diba? Miniature namin siya. And ito naman, ito yung mga birthday ko dito, parang ilang taon ba ako? 28 na yata. Basta mga ganun, 28, 27. Well, ganyan. Ito, mga kahubwork ko sa Hitachi. So, nakita-kita kami dito, in-invite ko sila. So, yung company nila, medyo malapit na din sa company namin. Ito, nakita-kita kami. Doon pa kami nakita-kita. So, halos mga taga-Hitachi yan. And ito naman yung mga bagong roommate ko. Kasi before, kasi yung last, yung unang roommate ko, medyo nagkahiwa-hiwalay kami, nalipat kami. So, ito yung mga bagong roommate ko. So, ito, nagpunta kami ng flower farm. Ayan, gala-gala. Mga kaibigan ko. So, ito sa Liyopo, kung saan-saan kami gumagala. Masaya dun kasi pag ano, pag day off mo, parang ganun. So, pupunta tayo. Maraming mga magagandang lugar na pwedeng puntahan. So, masaya sa Taiwan. Masaya. And, eto naman, mga ka-churchmate ko. Mga ka-churchmate ko, ayan. Kung saan-saan yung mga gawain namin. Halimbawa, yung pamamahayag. So, pumunta kami sa iba't ibang lugar para ano yung sa pamamahayag. Ano. And then, eto naman, sa Kapilya, Bantay Kapilya. So, wala kami magawa picture-picture, ayan. Eto naman, so, pag may mga sport fest kami sa Kapilya, ayan. Ito siya. Masaya to. Ito naman, parang pagkatapos namin ng mga, ng parang pagsamba. Yan, ayan. Kasama. Ito, so, kainan. And then, ito yung birthday ko. So, sila, nag-effort talaga sila na maghanda. So, nasa Kapilya. So, nasa dorm ako, tinawagan pa nila ako. Yan, si Ate Den o si Kamarbin yung number one pumata. Thank you po, Kamarbin. Yan. And eto naman, so, parang napunta kami sa Taipei kasi may parang pamamahayag ng eto. Yan. So, masaya yung ano namin sa Taiwan. Masaya sa Taiwan. Nag-enjoy talaga ako doon. Sobrang nabitin ako. Pero, alam mo yung pagkakataon na makapunta naman ako sa bansang gusto kong pinangarap ko din puntahan. So, nandun yung nakakalungkot tas na-excited. Kasi, syempre, pangarap ko din makapunta. At pangarap din ng maraming makapunta ng Canada. So, dapat yung kontrata ko sa Taiwan is 3 years pero hindi ko siya natapos. So, nag-break contract ako. So, nagbayad ako pag-break contract. And doon na rin ako, din ako nag-apply. Kasama ko yung friend ko. Doon kami nag-apply papunta dito. Pero nag-exit pa rin kami sa Pilipinas kasi hindi kami pwedeng mag-ferry from Taiwan to Canada. Ayan, nag-exit kami sa Pilipinas for 2 weeks. And then, inasikaso namin yung mga ibang papeles na kailangan namin. Tapos, umuwi kami ng probinsya namin para magpaalam sa mga pamilya namin. And yan, dito na nagtatapos ang journey ko sa Taiwan. Sobrang nag-enjoy ako sa ilang taon, 2.5 years ko sa pananatili sa Taiwan.
naging routine ko dun is work, dorm, church, yan, halos dun umiikot. And sinuwerte nga ako dun kasi napunta ako sa company na OT-OT and madali ako nakaipon. Ay, yung inipon ko na yon yung ginamit kong pag-apply papuntang Canada. So, ayan, kung nagtrabaho ko naman sa ibang bansa, kailangan nating maging wise sa pera. Kailangan marunong tayong magtipid, mag-ipon, kasi hindi natin alam yung magiging future natin. Kapag katapos ng kontrata natin, uuwi tayo ng Pilipinas, wala na tayong trabaho. So, kung meron tayong ipon, pwede tayong magsimula ulit. Pwede tayong mag-apply na hindi na natin kailangan mangutang. Yun yung napaka-importante. Kasi pinaghirapan natin ng ilang taon sa ibang bansa na malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay. Ayan, paalala lang po sa may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kumustahin niyo po sila. Masarap sa pakiramdam na kinukumusta kasi ang kalaban namin dito homesick. Yun lang, masayang-masaya na kami makatanggap ng mensahe o marinig sa mga mahal namin sa buhay yung mga salitang yun na naaalala kami. Hindi yung naaalala lang dahil may kailangan, yung tipong bili mo ako noon, padalhan mo ako niyan. Sobrang napakasarapak sa pakiramdam na talagang naaalala ka nila. And sana po nag-enjoy kayo sa panonood at sana ay nagbigay ng inspirasyon sa inyo ang kwento ko. Sa mga taong nangangarap, pumunta ng ibang bansa na iniisip nyo dahil wala kayong pera, huwag kayong panghinaan ng loob kasi ang kahirapan ay hindi hadlang sa ating mga pangarap. Kung kinaya ko, kaya nyo rin. Ito po yung part 1 ng kwento ko sa pag-a-abroad. And sana nag-enjoy kayo. And kung meron kayong suggestions, just comment down below. And don't forget to like and subscribe. Ingat po ko. Bye for now.